So, ito na yung nabili nating proven sa market. Wow! 120 per kilos lang po yan, mga lodi. Oh my God! At wow! Next step natin ay kailangan lang po natin wow! Linisin. Isa-isa. Kailangan po natin linisin yan isa-isa. One eternity later. Yun na nga mga lodi, nalinis na natin ang ating proven. So make sure lang na nahugasan natin siya sa asin para matanggal po yung mga excess na madudulas na part. Then kailangan din po natin siya i-drain. So kailangan matanggal po yung tubig para ready to marinate na po. So yung next natin, imamarinade na po natin itong proven natin. Tara! One eternity later. So yun na mga lodi, na-drain na natin siya. So lalagyan natin siya ng pampalasa. So dito gagamit tayo ng, ito yung ginamit kong pampalasa sa ating proven. Then, next yung wow! Garlic powder natin. At saka wow! Yung chili powder natin. So, yan lang yung tatlong ingredients na ilalagay natin para magkaroon ng malinamnam na lasa yung ating proven. So, yan. Lalagay na natin. Napakasimple lang neto mga lodi. Garlic powder. Wow! 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 And half lang. Then next yung ano natin, chili powder. Depende na po sa inyo yung chili powder kung gusto nyo ng maanghang na maanghang. So, optional po yan mga lodi. So yan, mimix lang po natin. Wow! Make sure lang mga lodi na mamix natin siyang maigi. Make sure na lahat ay malalagyan para maayos, may lasa po lahat. Ayan, mix well lang po. So yan, kung makikita nyo naman po ay nilalagyan na po lahat. Then yung amoy po niya is mabango po. So yan. So i-marinate nyo lang siya ng mga 5 minutes lang po. So, ready to na po yung ating proven. One eternity later. Ayan mga lodi, pagkatapos natin mamarinade ang ating proven. So, ang gagawin naman natin is i-coat na natin siya ng all-purpose clar. So, kailangan lang din malagyan lahat.
So yun, pag na-coat na lahat, so i-drain naman natin siya gamit nung ating para matanggal po natin yung mga excess flour. I-drain lang po natin siya. Yan mga lodi, i-drain lang natin siya. So pag na-coat na lahat at na-drain na, so yan na po yung kalalabasan ng ating proven. So ready na po yan para i-fry. Next step natin ay ipa-fry na po natin yung proven. One eternity later. Pag mainit na po yung kawali mga lodi, ilalagay na po natin yung mantika. So yun, mainit na nga po ang ating kawali at ang ating mantika. Pwede na po natin ilagay yung ating na-coat na na-proven. So yan, hayaan natin siyang maluto hanggang mag-crispy. Haluin lang natin para mahalo po yung other side. Alam ko ay marami sa inyo ay paborito ko. So yan mga lodi, after 8 minutes niya ay luto golden brown na ang ating proven. Wow! Oh wow! So okay na to. So hahamuin na natin siya. So yan, pwede na natin siyang hamuin mga lodi. Gamit lang tayo ng strainer para mag-strain po yung mantika. So, ganun lang din po yung gagawin nyo sa ibang matira, ilang sa matapos na. So, kung makikita nyo po, ayan po, golden brown. So, ang sarap po. One eternity later. Yan mga lodi, ito na po yung ating finished product ng ating proven or bato-bato. So, mamukbangin na namin to. Oh my God! Wow! Kain tayo mga lodi. Wow! One eternity later.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Kung meron po kayong mga comments and suggestion, just description box below. Maraming salamat po. Ingat.